Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng Baraha sa araw na ito. Ito ay general reading, so sinasabi ng Baraha mo dito na farm and communal living. So may water sign, Pisces, Scorpio and Cancer dito na posibleng nakafocus sila sa kanilang future living, so plans. May iba sa inyo dito, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, na posibleng sa araw na ito, mas gugustuhin nyo na tumira sa community na kung saan kayo galing, like sa probinsya or sa Pilipinas kung kayo ay OFW or nasa ibang bansa. And ang barahan to ay parang sinasabi na gusto mong balikan yung buhay mo sa nakaraan. Okay? So, comment down below if you are resonated dito. Kasi sinasabi ng barahan na may iba sa inyo dito na parang nagpaplano kayo para sa inyong future. Future plans kasi siya eh. So, pwedeng pinaplano nyo yung pagkakaroon ng farm. Comment down below if you're planning na magkaroon ng farm or pinagpipray, minamanifest mo yung pagkakaroon ng hasyenda or farm. So, sinasabi ng Barasya dito na today ay sobra kang motivated, sobrang visible yung plano mong ito. So, if ever man na naandyan ka sa sitwasyon na yan, comment down below kasi nasa tamang direction ka naman eh, diba? So, if ikaw ay OFW siguro, unti-unti kang nag-iipon ng pera para makauwi ka sa probinsya nyo para makabili ng lupa, ng bahay, or makapagpatayo ng bahay sa lupang gusto nyo bilhin. Provincial life to eh, na parang minamanifest nyo. Okay. So, nakikita natin dito yung number 6 na swords. So, 6 of swords. It's either reverse or upright. Mayroon kayo ditong parang gustong baguhin sa inyong buhay. Siguro may mga iba sa inyo dyan na hindi na masaya if ever man nakatira ka sa Pilipinas na nasa city. Or pwedeng nakatira ka sa ibang bansa and gusto mo nang mag-settle down sa Pilipinas. Parang sinasabi ng Barasya dito na may gagawin kayong progress, movement, may choices, decision, travel, relocation, or any kinds ng communication siguro. Pero ang nakikita natin dito is paalis ka sa isang hindi maganda, wavy na lugar, stagnant na lugar, and papunta ka doon sa lugar na mas magiging productive yung buhay mo. Okay, thank you. Water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Ano pa ba? Okay, so meron ka ditong chismis. Okay, ingat-ingat ka. Kasi sinasabi ng Barasyo dito na posibleng sa araw na ito, maraming mga chismis, balita, positive or negative na darating sa'yo. Pero hindi mo naman sila hinahanap ang chismis na to. But posibleng makatanggap ka ng balita. Or pwedeng may kakilala ka na mababalitaan mo na siya ay magta-travel. Pwedeng OFW, pauwi ng Pilipinas. Or posibleng lilipat ng bahay. Or lilipat ng location. Or yung iba ay lilipat ng ibang bansa. So comment down below guys. Okay, next is 5 of Pentacles. So, nakikita natin dito may 55 ka. So, sa araw na ito, siguro ano, may iba sa inyo, especially yung mga naghihintay ng pera, may mga financial issues kayo na kinakatakutan sa buhay. And sa araw na ito, nakikita natin na ang dami-daming competition, ang daming issues, ang daming mga if you're having a business, may business ka siguro, or pwede din ito doon sa mga empleyado na nakikipag-rat race sa kanilang katrabaho. So, posibleng financially, nag-aalala ka sa yung financial na situation, status sa buhay. Second is, if may job ka or may business ka, nag-aalala ka din para sa kumbaga sa mga susunod na araw kung ano yung posibleng mangyari kasi ang dami-daming mga kakompetensya. So if ever man may sari-sari store ka, restaurant, ano ba, piggery, poultry or kung ano man tong business mo,
or pwedeng trabaho, pwedeng nakikita mo na maraming gumagaya sa'yo. So, ginagaya ka or posibleng kinukompetensya ka. Sa trabaho din ganun, if you're an empleyado, nakikita natin na may mas bata, mas magaling kaysa sa'yo. Parang ganun ang nakikita mo sa ngayon. Okay. Or pwedeng nakikita natin dito, guys, na kasi chismis to eh. So, it's either a chismis siya. So, posibleng, yun nga, mag-iingat ka dahil may posibleng impormasyon na magte-travel papunta sa'yo. Pwedeng kakilala mo to, family members, or kung ano pa man. Posibleng siya ay may sakit, or may financial problems, or posibleng may nag-aaway-aaway. So, ihanda mo ang sarili mo sa araw na ito, dahil pwedeng yan ang chismis balita na matatanggap mo na yung mga kapamilya mo ay nag-aaway-aaway, may sakit sa kapamilya, may naghihirap sa financial, parang ganun. And Nine of Swords, so yun. So, nakikita natin dito na may malungkot, may umiiyak, may sleepless nights na na-experience yung mga taong yun. So, pero ang nakikita mo, hindi naman ikaw yun. Kasi yun ngayon sinasabi, eto ay chismis siya. Chismis, balita. Hindi yan ikaw. Kasi kung ikaw yan, pwedeng, wala ito. Pwedeng ito ay, for example, current situation, wala siya. Okay? So, nakikita natin dito na kung ano man ang balitang ito na pwedeng makarating sa'yo or impormasyon tungkol to doon sa mga karelatives mo na nasa probinsya, kamag-anak mo, pamilya na nasa malayong lugar na pwedeng nasa community, nasa probinsya or nasa Pilipinas kung nasa ibang bansa ka. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na medyo mag-aalala ka siguro dahil siguro may connection ka dito sa taong to, but financially, hindi mo siya matutulungan. Okay? Or pwedeng matulungan mo siya isang beses. Pero once na tinulungan mo siya, dapat ipaintindi mo sa kanya na hindi ito habang buhay, hindi araw-araw kailangan niyang humingi ng tulong sa'yo. So, 55, ang nakikita natin, pag-aalala. Pwedeng, yon umiwas ka. Kung ano man itong mga mensahe, messenger, chat, call na matatanggap mo, i-delete mo na lang bago mo basahin. Kasi talagang bad news itong makukuha mo. It's either nag-aaway-aaway yung pamilya mo dahil sa pera, may sakit sa pamilya, may nasasaktan dito, or may mga taong nagsasabi or nagbabackstab sa'yo. So, iwasan mo yan sa araw na ito. So, self-love siya. Okay? Sorry. Okay, so yun. Kung makikita mo dito, guys, sinasabi ng baraha sa'yo na yun, may isang tao na malungkot dahil hindi kanya makontak. Okay? May isang tao dito ang Six of Pentacles na gusto niyang humingi ng tulong sa'yo financially. Gusto niyang, kumbaga, mag-reach out sa'yo para makahingi siya ng tulong financial. But, wala siyang ano eh, wala siyang connection, wala siyang magagawa, kundi maghintay lang. Parang ganun. Okay, so ito naman na Queen of Cups and then Ten of Pentacles. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, guys, na yung mga tao na palagi mong tinutulungan before, ay posibleng hahanapin kanila sa ngayon. Okay? And yung iba naman sa inyo dito na Water Sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, posibleng makatanggap kayo ng pera, pwedeng may magbabayad sa inyo ng utang sa araw na ito, pwedeng sa financial dito, nakikita ko na wala kang masyadong pinoproblema siguro kasi may resolution, may answers, or kung makikita mo dito, may mga positive result, outcome, na posibleng dumating sa'yo in terms of money, in terms of financial. Magic, parang magic to. So, pwedeng swerte ka sa araw na ito sa mga palaro, swerte, like sa loto, sa sugal, sa sabong, or any kinds ng mga ganyang klase ng, ano, ng pagkakakitaan. And inheritance, pwede din makatanggap ka ng inheritance, or kung may mga inuutang kayo sa bangko, pwedeng ma-approve to. And emotionally, nakikita natin dito na masaya ka. Diba? Yung fulfillment na nararamdaman mo. Kasi, hindi mo inexpecto. Pwedeng yung utang sa'yo, matagal nang inutang sa'yo, several years na, 6 years na, 10 years na, parang ganun. And out of the blue, biglang mag-chat sa'yo na babayaran ka na. Or out of the blue, biglang may darating sa'yong pera. Parang ganun yung sinasabi ng baraha. And, yun ang nakikita natin dito sa inyo, guys.
But ingat-ingat lang kasi may mga balita dito na hindi mo magugustuhan regarding sa'yo or regarding sa ibang tao. Thank you guys. Bye!